hindi lamang upang subukin ang ating pananampalataya, kundi ikalawa, pinapayagan ng Diyos ang mga pagdurusa sa ating buhay upang tayo ay linangin o hubugin upang maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Ganito ang mababasa natin sa Roma 8:29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Roma 8:29. Yan. Pansinin natin, mga kapatid, yung sinabi sa talatang iyan. Tayo raw ay itinalaga niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ang pangunahing isinasakatuparan ng Diyos sa ating buhay ay ang ating spiritual maturity. At tayo ay masasabing ganap na o perfect na kung tayo'y katulad na ng ating Panginoong Jesus. Ang pag-develop o paglinang sa atin upang makatulad ng Panginoon ay isang habang buhay na proseso na makukumpleto lang sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesus upang tayong lahat na nasa Kanya ay Kanyang kunin. Ayon sa talata na yan, ang pagiging katulad ng Panginoon ay isang kalagayan kung saan tayo ay itinalaga. Dahil ito'y isang katalagahan o predestination, ito ay tiyak na matutupad at walang kahit sinong makapipigil. Bagamat mahalaga rin sa Kanya ang ating material at pisikal na pangangailangan, hindi ang mga iyan ang Kanyang prioridad sa ngayon. Huwag tayong umasa na habang nandito pa tayo sa mundong ito ay laging komportable at magaang ang ating buhay at walang problema. Walang pangako ang Diyos na hindi na tayo magkakaproblema sa buhay na ito. May panahon na papayagan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagtitiis upang maisakatuparan ang Kanyang pinakalayunin sa ating buhay. At iyan nga, ayon sa talatang ating binasa, ay yung tayo ay maging katulad ng Kanyang anak na si Jesus. Hanggat hindi natin tinatanggap sa ating kalooban na ito ang layunin ng Diyos sa atin, hindi tayo mapapanatag. Lagi tayong mabibigo sa ating mga maling inaasahan kung hindi natin matatanggap ang plano ng Diyos. Napapaloob sa pagiging katulad ng Panginoon ang pagiging banal at matuwid. Kaya nais din ng Diyos na tayo'y maging banal at matuwid. Maari niyang gamitin ang mga pasakit at pagdurusa bilang disiplina upang maging banal at matuwid tayo. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 7. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng Kanyang Ama? Yan ang sinasabi sa Hebreo 12:5 hanggang 7. Ngayon, tumalon tayo sa versikulo 10 hanggang 11. Ang sabi diyan,
sapagkat katotohanang tayo'y pinarurusahan nila ng mga ama natin sa dugo. Ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya ang Diyos sa pakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Maaring ang pagdurusa na ating naranasan ay disiplina. Oo, disiplina sa atin ng ating Ama sa Langit. Dahil sa ating mga kasalanan. Huwag daw tayong manlupaypay o panghinaan ng loob. Dahil ang disiplina ng Diyos ay palatandaan na iniisip kanyang anak niya. Ito rin ang palatandaan na minamahal kanya. Kapag tayo ay nagpasakop sa disiplina ng Diyos at natuto sa ating mga kamalian at kasalanan, nagbubunga ito ng buhay na mas banal at mas matuwid. Kaya bago tayo magtampo, bago tayo magreklamo o magrebelde sa Diyos dahil sa ating mga tiisin sa buhay, tanungin muna natin ang ating sarili. Wala ba akong ginawang kasalanan sa Diyos? Ang pagdurusa ko bang ito ay disiplina ng Diyos sa akin upang ako ay maging mas banal at matuwid? Nais din ng Diyos na tayo ay maging ganap o mature sa pamamagitan ng paglinang sa atin ng katangian na mapagtiis o yung katangian na tinatawag na patience. Ganito ang sinasabi sa Santiago Kapitulo 1, Versikulo 2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso o sari-saring pagsubok, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Santiago Kapitulo 1, Versikulo 2 hanggang 4. Nais ng Diyos na tayo ay maging mapagtiis. At ang pagkamapagtiis na ito ay gumagawa sa atin upang tayo ay maging sakdal at ganap. Isa pang katangian na dinedevelop sa atin sa pamamagitan ng pagdurusa ay ang pagiging mapagpakumbaba. Ang patotoo ni Apostol Pablo ay isang magandang halimbawa. Ganito ang sinasabi niya sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, Versikulo 7. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, Versikulo 7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Yan. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto 12:7. Pinayagan ng Diyos ang isang sugo ni Satanas na bigyan si Apostol Pablo ng isang tinik sa laman. Walang sinasabi sa Biblia kung ano itong tinik sa laman na ito. Ang layunin ng tinik sa laman ay upang siya ay huwag maging palalo o mayabang ayon sa ating binasa. Ano man ang tinik mo sa laman na iyong pinagdurusahan ngayon, tandaan mo na pinayagan ng Diyos na magkaroon ka niyan dahil maaaring pinagpala ka niya ng talino, karunungan, talento, kayamanan at iba pang magagandang bagay sa buhay na ito.
na alam niya na magiging sanhi ng iyong pagmamataas. Ang mga tinik sa laman o kahinaan natin ay nagtuturo sa atin na magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Habang kinikilala nating galing lang sa Diyos ang lahat ng ating tinatamasa sa buhay na ito. Ang mga katangiang banal, matuwid, mapagtiis, mapagpakumbaba ay ilan lamang sa mga katangiang napapaloob sa pagiging katulad ng Panginoong Hesus. Mga katangiang nililinang sa atin sa pamamagitan ng mga pagdurusang pinapayagan ng Diyos na maranasan natin upang maisakatuparan ang kanyang layunin na tayo nga ay makatulad ng kanyang anak na si Jesus.